43 tindahan ang nabuking ng Department of Trade and Industry na lumabag sa price freeze na ipinatutupad sa mga lugar na nasa state of calamity. Mayigit 300 klase ng produkto ang hindi umano akma sa tamang presyo batay sa pagsusuri ng ahensya. Yan ang unang balita ni Bernadette Reyes. Dahil sa epekto ng habagat at superbagyong Karina nitong nakaraang buwan, ilang lugar ang isinailalim sa state of calamity kung saan nagpapatupad ang price freeze o hindi paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero sa pagsusuri ng Department of Trade and Industry, 43 tindahan ang nakitaan ng paglabag sa price freeze. Pinadalhan sila ng DTI na notice of violation at pinagpapaliwanag. Mayigit 370 na klase ng produktong ibinebenta ang hindi umano akma sa tamang presyo. Nag-ikot si Acting Trade Secretary Maria Cristina Roque sa Guadalupe Market at isang grocery para tiyakin na nasusunod ang tamang presyo. Kabilang ang Metro Manila sa sakop ng price freeze. Lahat dito sumusunod. For those consumers who want to buy cheaper prices, I take advantage of the price freeze para at least bababa din ang ating bilihin. Hanggang September 24, iiral ang price freeze sa mga pangunahing bilihin dito sa Metro Manila. Ayon sa DTI, malaking tulong daw ito sa pagbabudget ng mga mamimili at maiwasan din ang hindi makatwirang pagtataas ng presyo. Nakakatulong po ng malaki talaga. Dagdag sa budget pa rin kasi yun. Sa tindahan, halimbawa ni Marlene, hindi rin daw niya tinaas ang presyo dahil sa price freeze. Basta po bawat item, kahit pa paano tutubo po kami kayo. Sa dos, pwede na po. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes, para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.